tropa, simulan na natin ang balitaan na may masayang ulan. Narito na ang Ulo ng Mga Balita sa Celebrity Edition! Natin ang ating celebrity player mula sa walang matigas na pulis sa matinik na misis, the Golden Boy of Philippine Cinema, Ninyo Mula! Oy, na-miss ko yun! Oy, galang! Na-miss ko rin gawin dito yun. Yan. Kuya Onin, kamusta ka naman? Good, good. Busy-busy kami sa paggawa ng season 2 ng Walang Matigas. Imbitahan mo naman mga tiktropa natin. Ayun! Siyempre, mga tiktropa, huwag niyo kakalimutan panoorin. February 4 na po ang simula namin. Season 2 ng Walang Matigas sa Pulis. Sa matinik na misis, kasama natin si Senator Bong Livina at si Beauty Gonzalez. Ano ang pagkakaiba nito ng season 2 sa season 1? Ay, mas ma-action. Talagang grabe. Double yung action, double yung... Double yung, tumbling, yung comedy, ganun? Lahat double. Pati yung cast double lahat. Ay, hindi, pero dito sa mga ulo ng mga balita, dapat yes. Magaling kang makiramdam. Okay. Magaling ka sa makiramdam, kuya. Ay, magaling ako sa pakiramdaman. Ayan, dahil yeah. Magaling ka dyan, meron tayong mga tatlong tiktropa na may kanya-kanyang kwento. Ang kailangan mo lang gawin ay hulaan kung anong headline ang tumutukoy sa mga kwento nila. Okay, ready ka na? Onin. Yes, ready. Silipin na natin ang mga headline. Narito na ang Ulo ng Mga Balita! Headline number one, nagtinda ng pruta sa kalye para may pangbaon. Oy. Headline number two, na-fold sa kaibigan na same gender. Oy. Ay, oy. Headline number three, rumaraket sa talyer, naipit ang paa. Headline number four, baguhang talent, nakatulog sa convenience store, kakahintay ng talent fee. Ay, maraming ganyan. Wow, naman. Actually, madalas yun dati. Kamusta naman ang pakiramdam mo sa mga headlines natin? Mukhang ano, mukhang makatotohanan naman. Oo, totoo naman talaga yan. Ah, totoo ba yan? Okay. Totoo yung tatlong headlines. Maliban sa isa. Maliban sa isa. May isang yes, fake dyan. May panggulo okay. Dyan. At nandito na ang mga memamayan para tulungan tulong. Ka. Bibigyan namin agad ng clue tungkol sa tiktropang na fall sa kaibigang same gender. At okay. Para magka-idea ka, bibigyan natin sila ng eksena. Oo, ipapakita namin sa'yo yung moment na nagkaaminan sila ng feelings. Makakasama natin sa aktingan, syempre, si Nawaki, Jason at Donita. Simulan natin sa'yong kasama sa walang matigas na pulis sa matinik na misis. Ayan. Kuya Dennis Padilla! Uy, maganda to. Napanood ko na. Rum, rum, Pare Dennis! Pare. Ang galing mo, ha? Bakit? Nagbabasketball ka na, nag-MMA, nagbaboxing. Ang dami mong alam sa lalaking-lalaking dating mo. Sino trainer mo? Bago ko sagutin yung tanong mo kung sino nagtitrain sa akin, eh, meron sana akong gustong ikwento sa'yo. O, sige pare, ano yung kukwento mo sa akin, pare? Hindi, kasi pare, ganito eh. Mahal kita. Teka lang, pare, di ba? Ano? Mahal kita. Hindi rin sasabihin ko sa'yo, mahal din kita eh. Cut! Grabe ha? Akala ko magkakatuloy. Mula naman sa makiling eksena na rin si Royce Cabrera. Dalawang bola! Dalawang bola! Brad! Iyak ka naman, mapagbiro ka na naman, no? Sorry, Brad. Paano tayo magsiseryoso sa laro natin? Sorry, Brad. Kala ko bole. Pero Brad, alam mo, dami tayong pinagsamahan eh. Oo naman. Sabay tayo gumala, sabay tayo nagbabike, sabay tayo naligo. Naalala mo pala lahat yun? Lahat naalala ko, pare, mahal kita. Ha? Bakit, Brad? Pero, Brad... Brad, huwag ganun, Brad, kasi di tayo talo, kasi lalaki ka, lalaki ko. Oh, babae gusto ko, bebut. Pare, yung ngayon mahirap eh, pero tagal ko nang tinatago to eh. Sana ayaw, Brad, ipagbigyan mo ko. Pero, Brad, alam mo, matagal ko na rin itong gusto kong sabihin sa'yo eh. Ano yun? Gusto din kita. Hindi nga ako nagkamali. Na-enjoy niyo yung eksena! Mula pa rin sa makiling, hindi rin magpapauli si Yvette Sanchez. Yes. Ay, naliligo siya, shower. Malibag. Knock, knock.
Uy. Ano yun, besh? Uy, tsaka na gabis lang ako. Wake up. Shower. Ano yun, una, tsaka pala? Best, may... Sarap din ba? May sabihin sana. Ano yun, besh? Oh, sige, ano lang yun? Sige na, mag-make up lang ako. Eh, feeling ko alam ko na kung bakit hanggang ngayon wala pa rin akong boyfriend eh. Bibigyan kita. Bes, makinig. Bes, makinig ka muna. Ano yun? Sa, seryoso kasi to. O ano nga yun? Promise, hindi mo ko itataboy. Promise. Paano kung sabihin ko sa'yo may feelings ako sa'yo? Bes! Totoo ba yun? Sakto! Sakto, sakto! Cut! Parang gusto ko na magbagong buhay, Bes. Cut ngayon, Kuya Armin. Okay. Sa tingin mo, sino sa kanila ang totoong na-fall sa kaibigan niyang same gender? Kung meron ka idea, ipuwesto mo na sila! Go! Game. Sinong mukhang na-fall sa kaibigan ng same gender? Ito kasi, na-fall sa kaibigan ng same gender. Dito ka. Akit ka, akit ka. Si Yvette? Yeah. Bakit si Yvette ang naisip mo? Ba't hindi? Eh kasi, sa pagkakakilala ko sa dalawang to, lalaki-lalaki to mga to. Kala mo lang yun. Alam mo, si Dennis noong 1990s, konsel kami yan. Bakla kami noon. Ha? Ay, sabi ko na eh. Wala mo. Meron ay, pa! Sino ba? Wala na? Ano ba? Ito! Dito. Ay! Yan! Tinutulog. Ano ba? Tapos, si Dennis... Ay, tingin ko na ipitapakanan. Pwede kang humingi ng tulong sa may mamayan, kuya. Yan! Ayoko yung wala naman tutulong yung mga yan. Ba't ayaw mo? Ba't ayaw mo humingi ng tulong sa amin? Ba't ayaw mo itulong sa amin? Ano tutulong niyo sa akin? Kaya mo na yan. Alam mo, feeling ko si Royce ng tinda ng puta sa kalye yan para may pambahon. Yes. Kasi baka masipag na bata. Oo. Oh. Yes. Sure ka na ba dyan? Sure na. Bale, si Yvette, siya yung na-fall sa kaibigan sa same gender. Yes. Sigurado ka? Hindi, tingin ko dyan si Kuya Dennis yung na-fall. Kay Jerry Crapan. Feeling ko din. Kasi nakasama si Jerry Crapan. Ex niya yun. Yes. Eto na, dahil sigurado na si Ninyo, alamin na natin kung may na-i-match ka ba. Anong sabi ng balita? Wow! Sabi ko sa'yo eh. 2 points! Ngayon, simulan natin kay Yvette. Ito na, fall sa kaibigang na same gender. Grabe naman ang revelasyon mo today, Yvette! Tika muna, ito ba ay ano, infatuation lamang? O lumalabas ka na ngayon na miyembro ka ng LGBTQ? Siguro, napagdaanan ko lang. Infatuation. Normal yan na magkaroon ng crush sa same gender. Ay, hindi kayo naging mag-jowa. Ay, hindi makasagot! Sabihin na lang natin na we fall in love with the soul, not with the gender. Lalo na sa mga all-girls school. So, how do you feel now? Stage lang, napagdaanan mo lang. Yun lang. Okay. Ay, wala alam ko lang kung ano yung gusto ko. So, kapag may, kunwari, may magandang babaeng dumating, parang ako depende, ganito. Depende, pag type ko. Hindi, kunwari nga may magandang girl na ganyan, maganda yung pangkalooban, na-attract ka pa rin ba? Pag talagang maganda. Ay, Pete! Easy! Charot lang, mag-iisip na kami ni Yvette. Friend ko to, ano ba? Bigla kang humalik. Kinabahan kami bigla. Ito talaga. Okay, maraming salamat. Thank you very much. For the openness also to share yung nakaraan mo, ha? Oo, tsaka mahirap mag-open up ng mga ganyang bagay. Matapang si Yvette, diba? Ito, alamin natin kung matapang naman si Dennis. Dennis! Thank you! Yes, at ang susunod naman natin, si Kuya Dennis! Yes! Let's go! Si Kuya Dennis pala ay dating nagtinda ng prutas sa kalye para may pambaon. Actually, para madagdagan yung baon ko. Kasi pag weekend, gusto ko, meron akong extra pera. Bakit? So, nagtitinda ako ng singkamas tsaka pakwan. Hindi kasi siyempre kapag elementary ka, di ba, limitado lang ang baon mo. Gusto mo, sobra yung baon mo. Kaya nagtitinda ako ng singkamas tsaka pakwan. Para saan yung sobrang baon mo? Ha? Discarte ang tawag doon. Pwede yun. Yung baon ko dati, piso sa umaga, piso sa hapon. Ay, pero malaki yun nung araw. Hindi, pero pagka nagtinda ako, may extra 5 piso. Ganun ang mga taong mapamaraan talaga sa buhay. Yes, totoo yun. O, si Royce naman. Tanungin natin. Maraming Royce? Salamat, Kuya Dennis. Okay. Extra Royce. Extra Royce. Si Royce pala ay baguhang talent. Nakatulog sa convenience store, kakahintay ng talent fee. Yes. Dito yun sa may bandang convenience store sa baba dito ng GMA. Kasi baguhan pa lang ako noon, so nagtatalent ako noon. Okay. And doon lagi yung service namin, pick up, tsaka hatid.
Eh yung sa akin, di pa nabibigay yung TF ko. So hinintay ko talaga ng matagal. Tapos ang binigay sa akin, 400 lang. 400 ay, lang grabe. Ilang years ago to, Royce? Tagal lang, kisimula pa lang ako na ito, mga 2012. Pero alam ko yan, 13, disgrado yung DGMA na show yan. Hindi. Para mga indie-indie show. Para malinaw lang. Para malinaw. Mga indie-indie show nun. Swado sa isang racket ito, hindi sa GMA, di ba? Hindi sa GMA, racket ito. Kasi GMA, indie. Hindi naman nagpapaantay na sweldo, di ba? Hindi. Pero tingnan nyo naman ang career ngayon ni Royce. Hello. Oh, wow. Sipag lang talaga. Yung inaano-ano yan. O Royce, maraming salamat. Dennis, maraming salamat. Thank Yvette. You. Thank you very much. Maraming salamat sa magbabahagi ng inyong kwento. Dennis, Yvette, and Royce. Thank all you. Right. Thank you. Tropa, pinanood mo hanggang sa dulo itong video na to, very good ka! For more happy time, watch more TikTok Lock videos on our official social media pages and subscribe to GMA Network Official YouTube channel.